Sino? Sarawaga, pag pinahil ako nga, natutupad yung pinanaan. Ay, ibig sabihin, nabiyahe ka nun, namatay rin? Oo, nasakay. Di may sakay ka? Ha? May sakay ka? Wala, pabalik na ako ito, nanginibat ka, at parang pasahirap gawa ng kahabiling kapitos na kahapon, dami mga paalis, ha? Pero dati ito, namamatay na. Namamatay na yan. Ganyan tayo, pakalaya mag-reserve na ngayon. Pero nabubuhay ko na ito, na itigil, pag itabi ka. Pagkakin na itabay. Andar na rin. So kanina, pagbata, hindi mo na talagang pandar. Ay, hindi na pandar. Kako siya. Public mo lang daw. Ay, yan mali pag may isa si pandar, may andar na. Ika. Bumilip ka na naman sa talent boy, ano? Hindi oras ang pinabayaran ng talent. Sabi nga pakadali ng palang muli, wala pang 3 minutes. Okay mga bossing, yan. So isang magandang araw na naman po sa inyong lahat. At ito na naman tayo mga bossing. At welcome back na naman po ulit dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing ay wiring gaming muna tayo. So ang issue at problema kasi ng unit na dumating sa atin dito ngayon na Kawasaki Barako ay kuryente. So dahil ang problema ay nawala ang kuryente, sabi ng ating customer. So habang siya ay nananakbo ay bigla na lamang daw itong namatay, na dati naman ay nangyayari na, kaso nga lang ngayon ay hindi na niya talaga mapandar. So upon checking niya, chinek niya rin yung kanyang ignition coil at ayun nga, walang lumalabas sa kuryente dito sa kanyang ignition coil. Kaya ang ginawa niya ay pinabatak na niya yung kanyang unit dito sa ating shop kahit medyo malayo. Ayan. So ito maganda, possible din itong mga mangyari din sa inyong mga unit. So maganda mapanood nyo ito mga bossing. In case na mangyari ito, malaki ang maitutulong nito at malaki ang magagawa nito para sa inyo, na hindi nyo na kailangang ipagawa pag nakita nyo ang video ito. So testing muna natin mga boss. Headlight. Yeah. Wala talaga. So ayun mga boss, kita nyo naman at wala nga lumalabas sa kuryente doon sa ating ignition coil at hindi talaga ito mapapandar. So dahil walang kuryente, syempre doon muna tayo magpo-focus sa kuryente, ano? So ang gagawin natin mga boss, tanggalin muna natin itong upuan para ma-access natin yung kanyang CDI. Ang CDI po ng Barako ay ayan, sa mga hindi po nakakalam ay nasa ilalim po ng ating upuan. Ayan. So ang gagawin lang po natin dyan mga bossing ay itatanggalin na muna natin ang ating CDI. Hugutin lang natin sa may pinakasakit. So dito po tayo mag-uumpisa ng ating pagda-diagnose kung paano natin malalaman at masisigurado kung ano yung sira ng ating unit. So kapag ka-wiring po ang ating hinahanap, syempre napaka-importante po mga bossing na meron tayong test light. Ayan. So test light po ang magsasabi kung ano yung issue at problema para hindi po tayo nahuhula. So dahil lang ha, ang gagawin muna natin mga bossing ay check natin kung merong kuryente or positive line or accessories wire na pumapasok sa ating CDI. Gamit yung ating test light, ilalagay po natin sa negative at ayan, check natin yung test light natin kung umiilaw. So ang mangyayari, dapat mga bossing, pag tinusok natin siya dun sa brown wire, okay? So brown wire mga bossing, yan po yung positive line or accessories wire ng ating Kawasaki. Ayan. So ang mangyayari, pag pinatay po natin ang ating susi, mamatay din yung ating ilaw. Pag binuhay natin ang susi, saka din lang po siya mabubuhay. So ang sunod naman natin hahanapin mga bossing ay ang kanyang negative. So dahil battery operated at halos lahat naman ng CDI natin, syempre laging mayroong negative yan. So ang gagawin naman natin, positive line yung ating test light at kahit saan natin itap yung ating dulong bahagi natin test light, ayan po ay ilaw. So dito naman sa kulay black na may lining na yellow, yan po yung negative ng ating Kawasaki. So ang gagawin lang natin dyan mga bossing, tutusokin lang din po natin yan at kailangan po yan ay umiilaw. Ayan. So kita po agad natin ang issue at problema mga bossing. Dapat yan mga bossing ay matik na iilaw. Ayan. So ibig sabihin ang problema ng ating unit ay walang supply ng negative. So ang nangyayari kasi, yung ating CDI mga bossing, apat na wire po yan ng ating CDI, positive kulay brown, negative black at yellow.
So ang ating dalawa is yung ating ignition coil at yung ating pulser. Ayan. So dito pa lang nakita na natin yung issue at problema na walang dumadaloy na negative. So ang gagawin natin ay ibabypass na lang muna natin. So dahil din nagmamadali din yung ating customer at meron pa rin siyang kailangan puntahan, so bypass na lang muna yung ating gagawin at saka na lang daw niya ibabalik itong kanyang unit para may sayayos at mahanap kung saan naputol yung wire. Ayan. So ito na yung isa sa pinakamabilis na paraan para maayos natin yung kanyang unit. So ang importante sa pagbabypass, alam nyo kung ano yung ibabypass natin. So dahil ang ating ibabypass mga bossing is negative, so kahit saan po natin nilagay na body ground dyan or negative ng battery, so po pwede po natin siyang itap. Po pwede rin po natin siyang itap sa kapwa black na may lining na yellow na siya namang negative nga ng ating Kawasaki. Ayan. So isa sa pinakamabilis na paraan para maayos ang unit ni boss ay itatap natin sa battery. Dahil negative yung nawawala, so gagawin natin, bypass tayo ng wire, lalagyan natin ng negative ang CDI. Okay? So yan lang yung muna yung gagawin natin para masaya ayos natin at ma-check din natin kung magkakakuryente na yung motor ni bossing. Ayan. So kabit natin yung CDI, so check ulit natin dito sa kanyang ignition coil kung meron ng lumalabas na kuryente. Okay? So eto mga bossing, check natin. Pinagbahan ka naman agad eh. Simple arithmetic. O, diba mga bossing? Ganun lang po siya kadali. Mag-diagnose ng kuryente. So, ang kailangan lang natin is hahanapin natin kung ano yung mga kailangan at kung ano yung diagram na kailangan natin hanapin. So, syempre, pag battery operated, kailangan natin hanapin yung supply ng battery. So, syempre, hindi mawala negative. Apat na wire sa isang ordinaryong CDI, makukuha po natin yung ating hinahanap. So, dahil nga sa CDI nagmula kagad yung kanyang problema, so nakita agad natin yung issue at problema. So, itong issue na to mga bossing, possible din po ito na mangyari sa inyo dahil hindi lang po itong unit na ito ang nagawa natin na may ganyang problema. So kahit nung ako'y nasa kasa pa, mga ilang unit na rin ang aking nagawa na ganito ang naging issue na nagkakaroon ng corrosion or napuputol yung wire ng negative doon sa kanyang CDI. Okay? So yun lang mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood at sana po ay meron naman po kayo natutunan at nakuhang aral dito sa ating video na maaaring makatulong sa inyong pagdi-DIY mga bossing. Ayan. So kung pa sariling unit, baka sakali mangyari dito sa inyo, gayahin lang po ninyo ang ating video at sigurado ako maaayos po ninyo ang inyong unit. So gamit lang po yung mga tamang gamit natin, mga tools, ayan, maaayos po natin ang ating mga unit. Okay? So yun lang mga bossing, kung may tanong po kayo, pwede po kayo mag-message sa atin dyan via comment or mag-message po kayo sa ating Facebook page. At ayan, paki-like and subscribe na rin po ng ating channel para maging updated po ako sa ating mga video lalabas. So yun lang mga bossing, maraming salamat. So God bless po sa inyong lahat. Ride safe po mga boss.